Hello mga colors! Welcome back to my vlog! Ito na po ang ating part 4 ng aming travel vlog, biyahing Bantayan Island. Ito yung mga ganap namin sa aming land tour dito sa una naming pinuntahan na beach sa Kuta Beach Sandbar. At syempre hindi mawawala ang picture-picture at video-video. Para samahan niyo ako ulit sa aking vlog-vlog dito sa Bantayan Island. At ito nga, ang iyong lingkod, nag-video-video. Ayan, o, diba? Kasi nga, walang may magbibidyo sa akin dahil busy-busyhan ang mga kasama ko doon magpipicture-picture din. At syempre, mabuti na lang nandyan ang aking tripod. Dinala ko talaga siya kasi nga, wala akong photographer na dala. Kaya sabi ko, magdala ko ng tripod para kahit paano, merong mag-handle ng aking cellphone. Syempre, kami talagang mga content creator ay mahilig talaga kami mag-video-video kahit saan kami pupunta at kung ano man ang ginagawa namin. Kasi nga, may pang-reels kami. Kasi may pera sa reels. Oh. Tingin din si madam, pak na pak. Oh, parang wala lang utang. Sa nagpa-utang sa akin, maraming salamat ha nang dahil sa inyo nakarating ako dito sa Bantayan. Charot lang. FYI lang po, itong Bantayan Island tour ko na ito ay gift ito ng aking husband sa aking birthday. Yes, so diba? Thank you so much sa aking napakabait na asawa. Oh, diba? Napaka-generous ng husband ko. Sana wag na akong singilin sa mga kautangan ko sa kanya. Daw ho? Nag-a-moment ako da. Naglabay-labay mo da ang afamia. Sino siya ho? Actually, ang video ko ito mga behind the scenes sa ako ng mga pang-reels-reels ko. Ah, wala na akong nag-edit-edit. Tama da na akong mag-edit. Actually, nag-lantor lang kami da sa Bantayan Island. Wala kami nag-island hopping. Kaya kulang kami sa time. Kagulang mas sa budget eh. Sa totoo lang, may gusto talaga akong puntahan dyan yung Virgin Island kasi ang ganda-ganda. Kita ko talaga sa mga TikTok at sa mga vlog-vlog sa YouTube. Oh, yung totoo din day mag-moment-moment. Ho, ba, ho? Aya ba? Ba, ho? May tumbo-tumbo pa siya. Dumalupad lang eh. At this moment, nag-picture-picture na kami da ho. Ako na ang photographer da. Di kay nag-aaway na sila nga duwa da sa upod ko. Kaya hindi ko nakabalo magkuha sang manaming angle ang nag-picture sa iya. Kundi ako na lang nag-sub. Di, naglabas na ng pagka-photographer ta eh. Imbis na mag-swimming, nag-picture-picture yan. Ayan, syempre, Pinoy nga tayo, di ba? 1% lang ang swimming, 99% pictorial. At syempre, hindi ako patatalo. Syempre, oh, hindi patalo si auntie nyo. Oh, pusing-pusing man, oh, ang tamabala. Oh, di ba, pak na pak, asan ka dyan? Oh. Pero siyempre, sayang talaga ang punta natin dyan kung hindi tayo magkuha ng mga memorable na mga aurahan. O, diba? O, tingnan nyo. Pak, pak, pak. O, anlipitik eh. Alam niyo ba na maganda maligo dyan sa Kuta Beach Sandbar? Kasi nga, iilan lang ang naliligo dyan. Hindi katulad sa Boracay na super crowded. Pero maganda din ang buhangin nila dyan ha. Mapino rin, may mga shell-shell din kasama. Pero hindi kami naligo dyan kasi nga, yung time namin, hinahabol lang namin. Sabi namin, kapag maaga pa kaming makabalik sa lantor namin, babalik kami dyan at maligo. Pero hindi na kami naligo yan kasi nga, doon na kami naligo sa Ugtong Cave. Picture-picture lang talaga ang pakay namin dyan. Anyway, wala palang entrance yung Kuta Beach Sandbar. Hindi katulad sa ibang beach dyan sa Bantayan na mayroong mga entrance katulad ng Paradise Beach. Mayroon siyang entrance na 75 pesos. Yung Ugtong Cave, mayroon siyang entrance na 225 pesos. Sa Virgin Island, mahal din ang entrance doon, 300 pesos. Yung may mga entrance, private kasi siya, private resort. Kaya yung iba medyo mahal yung ano niya, yung entrance fee. Kasi nga maganda din naman, worth it naman yung ibabayad. At saka ito yung Kuta Beach, walking distance lang mula sa aming tinuluyan na bahay. Bali, nilakad lang namin siya, pwede mo rin sakayin. Mga 20 pesos ata yung bayad or 15 pesos. At saka malapit lang siya sa public market ng Santa Fe. Pagkatapos pala namin dyan magpicture-picture sa Kuta Beach, nag-abang na kami ng tricycle or naghanap na kami ng tricycle para sa aming land tour. Kumuha kami ng tricycle, bali tatlo kami, ang bayad namin is 600 pesos, bali tag 200 sa amin, bali limang tourist spot na yung pupuntahan namin. Bali yung 600 pesos pala na yan, limang tourist spot na yung pupuntahan ninyo. Unleash siya, wala siyang time limit. Bali kung gusto nyo magstay sa tourist spot na yan, maligo kayo sa beach, bali sasabihin nyo lang sa tricycle driver na babalikan na lang kayo. Kukunin nyo yung contact niya para ma-text nyo siya kung gusto nyo nang umalis sa tourist spot na yan at ililipat na naman kayo sa pupuntahan. Maraming mga local dyan na tricycle driver na nag-offer ng mga land tour. Kaya dapat marunong kayong tumingin o pumili yung mga hindi nanloloko kasi meron talagang iba dyan na nanloloko, na ganito ganyan, maraming sinisell stock or ano pa para maganyat kayo. Kaya dapat huwag kayong padadala. Katulad na lang yung sa amin, mayroon na sana kami nakuha ng tricycle driver. Bali, 500 pesos lang yung singil niya sa amin. Limang tourist spot na yung pupuntahan. Kaya lang, kinabukasan, hindi siya nag-reply sa mga text namin, hindi siya matawagan. Kaya kumuha na lang kami dyan sa nadaanan namin na tricycle driver na nag-offer sa amin. Aba, 600 talaga ang singil namin. Ayaw pa magpatawad. Magaling kasi siya magsalita na ganito-ganyan. Kaya kami naman, 4 ago na lang. Pero yung aming pinuntahan is, ano lang, Ugtong Cave, Ubo of Mangroves,
ang The Ruins. Bali tatlo yan ang pinuntahan namin. Hindi na kami nakapunta doon sa Paradise kasi sabi niya hanggang 12 lang kami sa aming guest house. Kaya dapat 12 o'clock na yan dapat nakapag-check out na kami daw kasi kung hindi, yung mga hotel na daw yan nagpapa-add daw ng 500 pesos per hours. Kaya kami naman, na ano naman kami, parang sabi, wala na kami bayad doon pag nag-ano pa kami, pag nag-delay pa kami ng check out. Kaya nagmamadali kami umuwi, bumalik sa aming guest house. Hindi na namin napuntahan yung Paradise Beach. Yung ano pa, basta mayroon pa sana. Itatlo lang yung pinuntahan namin kaya lugi kami doon, 'di ba? Ayaw pa magpatawa. Sana makalis kami ng ibabay sa kanya kasi nga yung Kuta Beach nilakad lang namin, hindi naman kami sumakay sa kanya. Kaya tatlo lang yung pinuntahan namin tourist spot. 12 kasi yung check out namin doon sa aming guest house. Tapos tutuloy na kami, papunta na kami ng Cebu City kasi nga ano na kami, magpupunta kami sa Santo Niño de Basilica kasi nga doon kami mismo sasakay sa Cebu City pauwi ng Iloilo. Kaya lang yung biyahe ng barko patawid ng Kawit, doon kasi kami dadaan, 5:30 pa, igabihin kami. Kaya naisipan ko, sabi ko sa asawa ko, doon na lang kami matulog sa bahay ng kapatid niya. Kaya ayun, tinix namin pamangkin niya at sinundo kami sa Kawit. At ayan, papunta na kami dyan sa Ubuob Mangroves. Hanggang dito na lang muna ang ating part 3. Magkita-kita lang tayo sa aming part 4 travel vlog dito sa Bantayan. Thank you for watching!